Isang mapagpalang araw po ng Martes. Welcome to Hold the Line. Police Senior Master Sergeant Brother Ral Dimones na is magbahagi. Ang gospel po natin ngayong September 22, 2020 ay hinango natin sa Lucas 8:19 hanggang 21. Sabi po dito, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Pigyan natin to ng title tong gospel na to. Para sa atin, ang magandang title nito, bawal ang singit. Yan. Bakit po natin nasabi ito? Kung titignan natin yung gospel, dinumog ng maraming tao si Jesus. Bakit? Sapagkat ang ating Panginoon ay nagpagaling ng bingi, ng bulag, ng pipe, ng pilay, nagpalayas ng demonyo, nagpagaling ng ketong, nagbigay ng biyaya at nagbigay ng pag-asa at kaligtasan. Nagpinatawad ng Diyos yung mga makasalanan. Ngayon, dahil sa dami ng pagpapalang ginawa ng ating Panginoon, nilusob siya ng maraming tao. Eto ngayon, dumating ngayon yung kanyang ina at mga kapatid. Dahil hindi ito makapasok sa dami ng tao, anong ginawa nito? Nagpadala ng mensahero sa ating Panginoon. Sabi, Lord, si yung nanay mo at yung mga kapatid mo nandoon sa labas. Paring sinasabi, Jesus, taunahin ko na ba? Papasukin ko na? Pero nakita natin dito na hindi pinahintulutan ng Panginoon yung favoritism. Hindi niya pinahintulutan na dahil kayong mga kasakasama ko dyan, kayong kapatid ko, kayong ina ko, ay bigla na lamang mauuna kaysa sa mga tao na nagpapakihirap na pakamtan ng pagpapala ng ating Panginoon. Simple message po at napagbulayan natin tayo minsan, nagmamadali tayo. Gusto natin lagi na andurong kagad tayo sa harapan. Gusto natin tayo yung nauuna. Kalakalimutan natin, may mga tao rin na nangangailangan ng pagpapala ng Panginoon. Baka naman pwede sa isang pagkakataon, pahintulutan natin na sila naman yung makalapit sa ating Panginoon tulad ng pagpapala na nakamta natin. Ito ngayon yung second pagbubulay natin. Ang sabi dito, ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid. Ano sabi dito? Ang nakikinig ng salita at tumutupad nito. Ito yung second na pagbubulay natin. Nakikinig ka ba sa ating Panginoon? Nakikinig ka ba sa salita niya? At tumutupad ka ba nito? Unang gagawin natin, makikinig. Bakit? Kasi hindi natin mapapakinggan, hindi natin malalaman yung biyaya, yung pangako, yung pwedeng gawin sa inang Diyos. Kaya hindi ka pwedeng tumupad hanggat hindi ka nakikinig. Makinig muna bago tumupad. Nang sa ganon, makikilala kang ina at anak ng ating Panginoon. Two prayer po tayo ngayon. Unang-una, paintulot ng Diyos na bigyan tayo ng karunungan ng kalakasan na huwag manguna. Huwag yung magpilit na sa unahan ka kahit kadarating dating mo lang. Ibig sabihin nito, makita natin yung kababaang loob. Second thing, nawa sa biyaya ng Panginoon, mapakinggan natin palagi ang kanyang salita sapagkat sa salita niya ay may buhay na magaganap, may pagpapala, may kaligtasan, may kagalingan. At kung dumating na napakinggan mong salita na ito at naisabuhay mo na, nawa hindi lamang ito maging pananampalatayang sa salita na napakinggan mo, kundi isang pananampalataya na isinasabuhay mo at ipinapakita mo sa iyong kapwa. Let us pray in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, sa oras po na ito, sa araw ng Tuesday, tinataas po namin ang lahat ng aming gagawin. Kami man po'y papasok sa aming opisina, kami man po'y pupunta sa isang conference, kami man po'y mag-i-stay lamang sa aming tahanan. O kami man po, Panginoon, ay nasa banig na karamdaman. Panginoon, salamat sa pagpapaalala mo na kami po'y dapat huwag magmadali
sapagkat wala kang kinikilingan, wala kang tinitingnan, pantay-pantay ang lahat sa iyo. Panginoon, patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan para makinig ng iyong salita. At nang sa ganon, itong salita na ito ay maging isang tunay na buhay sa aming puso at sa aming isipan. At after namin, Panginoon, mapakinggan ang iyong mabuting balita, nawa ito'y dumaloy sa aming mga kamay, sa aming mga paa, at sa aming bibig. Maipahayag namin, Panginoon, na ikaw ay tunay na Diyos, Diyos na buhay, Diyos na nagpapagaling, at Diyos ng kaligtasan. Sinusuko na po namin ang lahat sa iyo, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo, mabubuhay noon magpakailanman. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu, amen. Mula sa pamamahala po ng Makati City Police Station at sa bandila ng Pinag-isang Puso Catholic Charismatic, just hold the line, hawakan natin lagi ang salita ng Diyos. God bless.